Hello guys, magandang araw sa inyong lahat dyan. So ngayon guys, gagawa na naman tayo ng squid lore or pie ng pusit. So sa mga gusto matutong gumawa ng pie ng pusit, ay ituturo ko sa inyo step by step. Pero bago tayo magsimula guys, shout out muna tayo kay Pilita and kay Mr. Nick G. Binundo. Thank you so much for giving me this set of tools. So it's very nice. So I'm so happy right now because I didn't expect this. So once again, thanks to both of you. More power and God bless. So ngayon guys, gagawa tayo ng pattern. So depende lang sa inyo kung anong gusto nyo, malaki ba or maliit. So ika-cut muna natin ito. So ang kahoy palang ginagamit ko guys ay bayabas dahil ito ay matibay at dali lang natin mahanap. So ngayon guys, ika-carve na natin ito. Susundan lang natin ang guhit. Thank you.
ngayon, gagamit tayo ng sandpaper para kuminis yung ginagawa natin. So, pipinturahan na natin ito guys ng kulay puti at saka kulay blue. So dito na yun guys, natapos na nating pinturahan. So i-attach natin yung mga kailangan dito. So unang-una ang i-attach natin na ito, yung hook niya guys, yung tanda or hook. So ginagamit natin dito ay isang stainless wire. So ito yung ginagamit natin guys, stainless wire na number 10 ang sukat. So yun guys. Ngayon, gagamit tayo ng glue para idikit natin dito sa likuran para hindi tayo mahirapan itali. Pasok natin yung beads. So
ganyan lang guys. Susunugin din natin para hindi matanggal yung ating beads, yung ating mata. So, ang susunod natin yatats guys ay itong tingga para pampabigat sa dulo para sisid yung ating lure sa ilalim. Attach natin ito dito sa kilid, parang palikpik ng isda. Wow, ang laki.